Ang featured product po natin sa video na ito ay ang ROT-41C. Ito po ay single station press na ginagamit sa screen printing. Siyempre, made specially for t-shirts kasi yung platen niya ay hugis pang t-shirt. Rotary press din ito matatawag dahil umiikot yung top layer nito. Yung mga screens, ano po, yung iba't ibang kulay natin. Sa product na ito, na ROT-41C, ay meron itong 4 colors. May mga similarity ito sa maraming rotary press. Una, umiikot ito, no, kagaya rin ng iba. Yan. May mga bearings sa ilalim. May rehistro ang bawat printing arms doon sa station o doon sa arm na may platen. Itong dalawang parang gulong na yan, yung kulay orange, initially yan yung sumasalumuna sa arm para naman sa mas micro na rehistro dito naman sa dalawang metal bearings na ito na mas fit siya dito sa maliit na tang na yan sa ilalim ng printing arm. Bearing din po yung pinaka-axis ng arms mula sa pagkaka-attach nito sa center ng press, kaya very smooth yung pagtaas at yung pagbaba ng ating apat na printing arms. At yung bawat arm, mayroon din siyang dalawang springs, ayan, kaliwa at kanan. Yan po yung nag-aangat ng arm, yan din ang nagkikip sa arm na nakababa. Siyempre, ginawa yan sa ganung purpose. Pero ang pinaka-relax mode ng spring ay kapag nakataas. Kasi may kaunti pa siyang hata kapag nakababa ng sagad. So kapag hindi ginagamit ang press, advisable na nakataas. Adjustable po yung spring na yan, ano, ganito siya ina-adjust. Yan, magpo-post tayo ng separate video kung bakit at kung kailan siya dapat i-adjust, luwagan o higpitan. Dito sa center, nandito naman yung adjustment ng angle ng arm. Bukod na video rin po yan. Balik tayo dun sa malapit sa rehistro ng arm sa platen. May adjustable dito na sumasalo sa arm. Adjustable po yung height niyan. Yan ang off contact na tinatawag. Sa mga line table lang ginagamit. Yan yung paglalagay ng barya sa ilalim ng frame natin. At syempre itong clamp na ito na humahawak sa frames natin. Sa mga lumang version ng press, wala pa itong flat bar na ito. Mas okay po ito. Take note po, ang category nito ay tabletop press. Wala siyang sariling table o paa. May butas po yan sa paa para i-screw or i-bolt po natin sa ating existing na table, o kaya naman ay kung magpapagawa tayo ng table para dito. Punta po tayo doon sa main feature ng ROT-41C. Mayroon itong tatlong micro registration adjustment knobs sa bawat printing arm at dalawang lock. May adjust pa natin yung rehistro kahit nakalock na. After luwagan itong dalawang lock na ito, naigagalaw pa siya horizontally and vertically. So ito yung mga knobs niyan. Kapag okay na po yung rehistro, so ilock ulit natin ito. Make sure lang po na bago nyo i-clamp ang frame, ay nakasenter itong cross line natin dito sa press. Yan. Take note po, ano, hindi tayo makakapag-adjust dito ng malaki. Like 1 cm siguro. Siguro about 3 mm lang sideways, up and down. Kaya nga ang tawag ay micro adjustment. So dapat kapag nag-clamp tayo ng frame, sa position ng sakto na sa rehistro. Kung may iba man yung position, doon pa lang ang fine tuning natin dito sa micro registration knobs natin. So yan po ang main feature ng ating press na ito. Ano po? Upgradable nga po pala itong press na to. Pwede siyang gawing 2 stations. Pero naka-fix pa rin. Yung colors lang ang umiikot, hindi ang platens. So ayan po, ito ang ating ROT-41C. Happy printing po sa inyo.